Ginagagalak din natin ang mga kahirapang ating iniinis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Paano ko ba umpisahan? Paano na natin ngayon tinitingnan yung ano, yung mga pagsubok sa buhay? Paano na natin tinitingnan yung bawat challenges sa ating buhay ngayon? Do we see it as a problem or do we see it as a blessing or an opportunity for you to grow? Panghuli. An opportunity for you. Tsaka in a positive way na siya. Titingnan mo yung brighter side ng nangyayari. Ano yung magiging after mong pagdaanan, ano yung magiging resulta, ano yung magiging bunga sa akin pag nalampasan yun. Ito. Ikaw kuya, ano yung so, sa akin kasi nung una, sa problem, then, opportunity. Tapos ngayon, talagang, yung positive way na rin. So, with the help of the Lord, talagang nakita ko yung tulong niya sa akin. Na wala na yung magiging problem sa akin yung isang challenge. Kundi, isang, mapasalamat ka rin ako kung hindi ko na-experience yun. Wala na ako. Baga, patay na. Pero ngayon, as buhay ka, may pag-asa. Ikaw po, Kuya Josh. Ako, dating mo na. Hindi pwede, kasi pag ganoon yan eh. Wala, nawala yun. Nawala ba? Si Shara na lang. Oo, kasi... Wala. Hindi ko ginagaya yung sagot ni Jake, pero ganun din yun sa akin. Yung tinitingnan ko lang yung mabuti sa sitwasyon. Yan, brighter side. Yun nga po. Kasi, yun para sa akin, na ano man yung nangyayari, para hindi ka nag-disappoint ba sa problema mo. Yung ibang, kasi mag-expect ka ng ganito. Tingnan mo yung, ito yung in-expect mo na mangyayari. Pero iba yung binigay ng Lord. So, ano mo pang yun? Kuya Ricky, paano ngayon, sa estado mo ngayon, how do you see your challenges, yung mga problema mo? Tinitingnan mo pa ba siya as a problem or as a blessing and opportunity for you? Taon ng bukso ng dating ng problema. Ang may isip ko, problema ko na siya. Pero in the long run, kapag napapagdaanan ko na siya at nare-resulta ko na siya with prayer, yung result niya ng blessings na kasi nare-realize ko na kaya siguro ko nangyari siya at kaya siguro naranasan ko to o kaya ko siguro naramdaman to kasi ito pala yung magiging resulta nito. Diba? Yung ahead din mo kasi makikita yung kagandahan kung bakit mo naranasan mo. Pero pagka napagkaanan mo na at napagtanto-tanto mo na, wala ko pala naranasan ko kasi ito pala yung kalalagyan ko. Kaya, yes, sa umpisa kung
problema ang tingin ko sa kanya. Pero in the process, at saka pagdating sa huli, blessings na yung nakikita. Pagano ba to? Ano kung tatano mo? Paano ko dinidefine yung problema? When you weigh in ko kasi ako ano eh, actually sa amin, sabi ba sa aming mag-asawa, ano, si Tria yung nagsasabi ng problema. Ano ba? Siyempre, kasi siya yung nagpo-provide right now, di ba? Taong dalawa ngayon. Ngayon, taon na ito yun. Sasabihin niya, han, ito ang sitwasyon. Wala tayo yung vision. Kunwari, vision. Pang ano, sa mga expenses. Ako lagi yung inaano, God will provide. Wala akong sinasabi na, ay, sige, ano, basta ano. Kasi, sa akin kasi, hindi ko tinitingnan ang isang bagay na problema. Kahit, ano, basta ang lagi kong tinitingnan na ano, always positive. Kasi ano eh, wala ka naman magagawa dyan eh. It will come, darating ang test. Kasi pag hindi mo maalam, i-weigh in, alamin ang problema kung this is test, trial, or problema, hindi mo pa na-identify yun, tapos yun pala ay isang blessing, ay talagang lahat yun, parang siya pakupin mo siya, di ba, na-divide siya ng test, trials, or ano, parang sinakop mo na problema yun. Dapat ma-identify mo muna yung ano, sitwasyon para mo malaman. No? Kaya sabi dito, sa 5, and hope does not put us to shame because God love has been poured out into the hearts through the Holy Spirit. Tandaan natin, huwag tayong tumilos na hindi kasama ang Banal na Espiritu. So that, bibigyan ka ng niyang wisdom kung ito ay kung ano problema ito, identification ng problema or identification ng ano. Kaya sa atin ngayon, kapag tumatagal tayo, dapat hindi na problema ang sabi mo sa problema. Hindi na dapat problema. Kasi pag laging problema, ano, problema talaga 'yon. Dapat ang ano mo dito, maybe test na to grow up ka or ito ay isang bagay lamang na dumaan sa'yo kasi gusto ka lamang niya i-increase yung faith mo. Kasi yun, kasi until lagi kang sinasabi mo problema, problema talaga yun. Dapat tanggalin mo na sa definition mo yung problema. Unti-unti. Kasi God will provide eh. Everything ano, sa bandang huli pupunta, sa bandang huli, sa gabi. Sa gabi, hihingi ka pa rin sa Lord ng ano, Lord, provide me. Lahat ng pangangailangan mo, sa kanya ka pa rin hihingi eh. Di ba? Bandang huli sa gabi, paggabi, mananalangin ka, lahat yun, isusuko mo pa rin sa gabi. Di ba? So, God will provide. So, yung pinakamainam na ano natin, huwag na natin identify yung problema. I mean, huwag laging problema. Dapat ma-identify mo as ito ay isang bagay na, ito ay isang pagsubok para i-increase lamang yung faith. Yun lang. Sa akin, ano, parang ano na siya eh, yung sinet ko na yung mind ko na it's part of my Christian life. Hindi ko na siya inaano. Yun, tama. Pag dumaan siya, may gusto siyang ipakita sa akin na for me to able na beneficial siya. Diba? Kasi Diyos siya ng creation, siya ang creator natin. What's difficult for God? Kaya tinitignan ko na lang siya ng ano, it's a blessing. Hindi ko na siya inisip na problema. Yeah, yung emotion mo madadala, masasaktan. After that, may enlighten ka rin naman eh. So, set up mo na yung mind mo na si Lord lang talagang makakasalba sa'yo. Problema. Dapat nga daw maging ano natin na attitude natin pag problema may joy na lalabas. Ay, blessing to. No? Yun lang po. Hindi, ako may
natin preaching na talaga naman, walang makakaiwas sa problema, di ba? Kahit pa, kahit anong gawin natin, darating at darating na siya. Pero, huwag daw natin i-magnify yung problema. Ang i-magnify natin, yung kapangyarihan ng Diyos na kaya naman niya tayong samahan. Huwag ipag-pray natin na samahan tayo ng Diyos, sa mga pinagdaraan. Tsaka syempre, gagawa tayo ng way, di ba? Gagawa tayo ng way. Kung paano natin, syempre, galingin tayo ng guidance kay Lord. Tapos, gawa rin tayo ng way na kung paano, malampasan yung mga problema. Kasi, hindi naman lahat, di ba? Of course, mananalangin tayo kay Lord. Pero kung hindi natin gagawa ng action, eh, talagang nandun lang yung problema. At saka yung sa mga sa experience ko din, kasi iba nung mga nakaraang taon, iba yung na-stroke yung tatay ko, sunod-sunod yun. Pero alam mo yung talagang si Lord na yung sabi mo, di ba? Si Lord yung magpo-provide. Parang sabi ko, Lord, paano namin nalampasan yun na wala? Nagkautang kang pero nabayaran namin sa lahat na yung, alam mo yun, talagang provider si Lord. Huwag natin dibdibin yung problema. Basta patuloy tayo magtiwala. God will provide lagi. Laging, God will provide. Kaya, hindi ko alam, wala ka namang magagawa eh. May magagawa ka ba? Wala na tayong magagawa. Kaya Lord na lang lahat. God will provide lahat. Kaya Lord may bigay lahat. Ako, ano yung tanong? Huli ka na! Ako, ang tawag dito, problema is, kung talagang being a human person, pag dumating ang problema, is talagang problema kung is, meron ba namang problema at blessing? Don't get me wrong, pag problema is problema, but good thing as because we are Christian, na da-divert kagad natin siya sa yun sa inaano ni Pastor Joseph at sa sinasabi niya naman kunin natin yung brighter side at every problem mga kapatid, every problem is opportunity to trust God. It is opportunity to trust God. Kaya yun lang po sa akin. Kumbaga, yun na. Pag may problema din ako is kukunin ko talaga yung brighter side. Kung ano yung mga... Ano mo yung look? Yun po sa akin. Look to the other side. Kasi pag hindi mo sa other side. Ano? Nung binabasa ko ito kagabi, ang naalala ko dito, yung alam niyo yung tinungo ni Kuya Bert, ni Pastor Bert, yung tungkol dun sa balo. Diba? Nagkaroon ng immediate problem yung balo. Pero, nagpanic siya. Which is a normal reaction sa isang tao. Nagpanic siya kasi ang naka salalay na sa kanya ay yung buhay ng kanyang anak. So ayaw niyang aminin na talagang naghirap siya. Pero just like yung balo, sa bawat problema sa atin, binibigyan tayo ng Diyos ng jar, na empty vessel. Ano ang ilalagay mo doon? Will you drop yung problema mo pa rin, yung worry mo, yung nagpapanik ka, or will you drop, kagaya nga, trust? Will you drop your pagtsatsaga? Will you drop your faith? Will you drop your hope? Diba? Kasi the more we, kung gano'n natin pinipil yung drop, yung jar natin, hindi tayo nauubusan ng jar sa buhay natin. Diba? So, it depends on us kung paano na ako, ano yung inilalagay natin sa vessel na yun. And it depends on us kung kailan sasabihin natin, stop na. So, sabi dito, yung sabi doon, ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin para tulungan tayo kung ano yung
kung ano yung nararapat talaga inilagay natin dun sa vessel na meron tayo. So, dito nga sinabi ngayon, magtyaga ka. Pagtyagaan mo yung problema mo kasi pag hindi mo siya nilalakaran yung problema mo, hindi mo siya, ano ba yun? Ano sabihin yun? Ha? Hinaharap? O, tama. Oo, nila. Hindi mo siya haharapin, di ba? Hindi ka gagawa ng, sabi ni Leia kanina, kung hindi mo siya gagawa ng aksyon, it will remain as is. Ganda doon ka, steady ka lang. But if you will persevere sa buhay mo, eh, yung ilalagay mo sa buhay mo, yung sa jar mo, then imagine how much yung, ano pa yung sa pagtsatsaga mo, ano pa yung nagigain mo sa pagtsatsaga mo, di ba? Napupuno yun ang kung ano yung nilalagay mo sa vessel mo, sa buhay natin. Saka para matitin, di ba? Hindi tumigil yung pagtulo. Oo, hindi. So, kung sasabi na kung anong nilagay mo doon sa hope, ang lang kung magpo-provide ng hope sa'yo. Para lang kasi na lang hanggang masolve yung problem. Amen. Ano sa'yo ka din? Hope, security. Hindi yung titigil. Hindi yung titigil yun. Umpisaan mo lang sa tiyaga. Then later on, darating na yung ano, yung faith mo, yung joy mo, yung peace mo. Diba? Strength mo, dumarating na yun, and then punong-puno, tapos kukuha ka ulit. Tapos, alam mo yun, until yung problem mo, although nandiyan pa siya, hindi mo pa nasusolve, pero na-overcome na siya ng pagtsatsaga mo, ng ano mo, diba? Ng positive outlook mo sa buhay mo, ng faith mo, sa Diyos na kinakaya mo dahil sa Kanya. Sabi dito sa ano, sa 3, King James Version, 3 ba? 3 tayo, diba? Ako. Sabi niya, and not only so, but we glory in tribulation also. So, nakakakuha tayo ng pagpapala din pag meron tayo mga kapighatian. So, but we glory in knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Okay, po ng best. Ano to eh? Ako sa akin to. Parang ako yung kinakausap ko. Kasi, nung nag-abroad ako, nalilang pa yung anak ko dito. Wala siyang father figure, wala siyang mother figure, wala. Kaya siguro nung mag-13 siya, natuto siyang lumayo, bumarkada. That time, talagang wala pa ako sa church eh. That time na 13 years old siya, talagang yung problema na nangyayari sa kanya. Parang pasan ko eh, nasakit ako. Pasan ko siya. Tapos, 13, siguro na napunta ako sa church, ano na siya eh. 20 na siya, napunta ako sa church. Pero, from 13 to 19, 7 years, ang bigat ng ano. Although, hindi ako yung, ako nga yung taong big warrior eh, diba? Pero, pagka naiisip ko siya, talagang bigat ng pakiramdam ko. Talaga. Pero kahit ganun yung pakiramdam ko, hindi ako Christian, hindi ko sinisi si Lord. Hindi ko sinisi si Lord. Kahit ganun kapigat yung nararamdaman ko that time. Tapos, nung napunta ako sa church, syempre hindi naman agad-agad, alam nyo naman, di ba? Hindi naman agad-agad buong-buo yung faith na mapapa sa atin, di ba? Napunta ako sa church, unti-unti, lalo nung nag-DLE tayo, talagang sinurrender ko lahat kay Lord. Sabi ko, Lord, sa haba ng taon na dala-dala ko tong problema na to, ikaw pala yung makakasama ko. Ikaw pala yung makakasama ko. Para bumangon yung makalamdam ko. Kasi ang bigat talaga ng makalamdam ko. Tapos ikaw pala yung makakasama ko para gumangon yung makalamdam ko.
binibigay ko sa lahat sa iyo ni Lord. Sa iyo ko pinapaubaya yung anak ko. Dahil ano man ang pagdaanan niya, pangit man o maganda. Basta alam ko Lord, sa iyo ko na siya binigay. 2017, sabi ko sa kanya, mga late 2017, sinuko ko na sa kanya si Lord. Sabi ko, Lord, sinuko ko na yung anak kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa anak mo. Pangit man o maganda ang mangyari sa kanya, basta ibinibigay ko na siya sa iyo. Kasi, ito pala yung makakasama ko para bumangon na kayo. Tapos, mga ilang taon, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ito, after five years, biga yung lahat from 2013 hanggang 2021, yung lahat ng bigat na naramdaman sa puso ko, pag labas ng ako ko, nawala lahat. Promise. Nawala ko talaga lahat. Kaya nga, di ba, yung sabi ko kanina, yung problema, talagang problema ang una yung tingin ko eh. Pero nung nandito na ako, napagdaangon na ko na yung mga problema na, blessings na, kasi may blessings na buhay na dumating sa akin. At kasabay ng blessings na yung pagbabago ng anak ko. Amen. Hindi na siya. Naging close eh. Tsaka naging mas close kami. Yung talagang handa na siya makipag-communicate sa akin na kahit anong tanong ko sa kanya, kinakausap niya na ako. Kasi dati pagka hindi niya gusto yung tanong ko, hindi niya ako kakausap ng ilang linggo, hindi siya lang ito. Pero ngayon, continuous na talaga yung communication namin. Kaya nakita ko yung blessings sa lahat ng pinagdaanan ko ngayon. Nandito yung blessings at dito, umayos yung anak ko, tapos may tubo siya na nadinala sa bahay, yung na nagiging, di ba, ay nagiging inspiration sa bawat, sa aming bawat magkakapatid. Kaya ngayon, sabi ko nga, naisip ko nga, parang angkop nga sa akin po, sa habang pinagdaanan ng bigat, ngayon naman, puro pag-aanan ng puso yung nararamdaman. Kasi, tama nga po yung sinasabi niyo na ibigay mo ang lahat kay Lord ng problema mo at bahala sa Lord ang tumidos at gumawa para yung problema hindi mo kayang isolve, hindi kayang isolve ng tao, ay si Lord ang magsigaw. Kaya ako sa mga lahat po ng makakapanood po nito, hayaan po natin ang ating Panginoon ang siyang tumidos at siyang gumawa sa lahat ng problema ang pinapasan po natin sa ating buhay. Sapagkat yung kung anumang bigat na meron tayo, pag si Lord po ang tumidos, wala po lahat yan. May erase po lahat yan. Yun lang po. Kung ano pala namin po yan, Kuya Rini. Yung ano na yan, bonus na yan. Bonus. Hindi naman kasi instant na masosolve ang problema, di ba? Hindi yan kaya ng isang dasalan mo lang, pero kailangan talaga manatili ka lang. Manatili ka yung pananampalataya. Ako naman po, nakita ko yung support. May naalala ko sa isang preaching. Sabi kasi dito, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Diba? Diba sabi doon sa, ibig sabihin ng push, pray until something happen. Eh, pag tayo nagpo-push, nag-exercise tayo lahat, diba? Pag everyday tayo nagpo-push, ano nangyari sa muscle natin? Lumalakas, tumitigas, tumatatag tayo. No? So, every time na nagpo-push tayo, yung pagtataga natin, hindi natin alam kung may until something happen. Kasi yung tinutulak natin na yun, nakadasal natin, nag-move na siya. At nakita ko pang isang ano doon, isa sinag-example niya ito sa widow. Di ba nung napuno na lahat ng jar, pinto na. Kaya nung sa buhay natin, dumarating yung emptiness, yung mga problema, na empty tayo. Para i-feel tayo ng hope ng Panginoon. I-feel tayo ng joy, ng peace. Kasi kung lagi tayong full, hindi tayo nag-feel ka. Ano nga? Nakakalimot. So, ayun po yung nakita ko doon. Justin, ikaw pa nagsasalita.
problema kasi. Kaya natin narating yung problema doon tayo pinapatatag ng Panginoon. Kapag wala kasi yung problema sa atin, hindi din natin maaalala ang Panginoon. Huwag nating asahan yung sarili natin, ibang tao na may tutulong sa atin. Kaya ko naman ito. Hindi, kasi sabi ng Panginoon na hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Basta't manatili ka lang sa Kanya. Diba? Ulit po. Saka, pag may problema sa atin, buod lang tayo. Yung, tuloy lang, huwag natin isipin na ay problema na naman, napakahirap. Diba? Parating nga lang, diba? Problema na naman, sakit sa ulo. Isipin na lang natin na ay problema. Bali, kung ganda man lang ulit. Hindi naman ako magagaya. Diba? Ganun. Tapos, bilip lang tayo sa Holy Spirit kasi sa yung anong pangalan nito, yung sa yung nagagabay sa atin na yung sa yung mismong nagagabay sa atin, ano man yung gagawin natin. Tawagin lang natin yung Holy Spirit para sa yung mamuna sa atin na kung ano yung gagawin natin, yung kung ano yung pray natin. Yung Holy Spirit yung ano tayo yung gagalaw. Hindi yung tayo mismo o ibang tao. Dapat lang tayo magtiwala sa Lord. Pinagkaroon ko sa isip ko. Diba yung mga tao, yung pinagdaanan. Pag tinanong ko, paano mo napagdaanan yung problema? Paano mo napagtagumpayan? Pag may pinagdaanan yung tao, sabihin nun, iawa ang Diyos. Awa ng Diyos. Nakapagtagumpayanan. Alam niyo, ang advantage sa atin, naunay agad yung Diyos. Sila, late na nila nakikita yung pagtulong ng Diyos. Tayo mga nakakilala sa Kanya, nakita na agad natin, una pa lang, may Diyos na tutulong sa akin. Sa kanila, may Diyos na tumulong sa akin. So, ayun po yung age natin na inarap natin yung problema, kasama na agad natin. So, ganun pa man, ay ang Diyos ay laging nandyan. Tama, na-agree ko yung Diyos na huwag lang tayong lalayo sa Diyos. Pag lumayo kasi tayo, hirap talaga pag mag-isa, di ba? So, yun po. Kung sinabi mo, Pastor Jim, may nagtanong sa akin na isang kapatiran namin. Diba yung pagkawala ng mother ko? Sabi niya sa akin, kaya, sabi niya, paano mo nalampasan yung pagkawala ng mother ko? Nandito ka. Sabi sa akin. Kasi, hindi ko na iniisip na ano pangalan ko yung masakit. Hindi ko na iniisip na masakit. Masakit talaga. Pero alam ko na, yun ang win ng Lord para siguro tunay na siya. Wala naman tayong magagawa kahit na anong gawin natin. Kung ano pang ito, oras na niya, diba? Diyos na lang ang nakakalam kung bubuhayin pa niya. Diba? Yun na lang ang sinabi ko sa kanya. Diba alam mo na lang sa Lord? Kung ano yung win ng Lord, tanggapin mo lang magawag sa'yo dahil yun na yun, kahit na anong iyak natin, kahit na anong gawin natin sa problema na yan. And then, and yun na yun, yun na yung final na gusto ng Lord. Sana may mag-share ko sa'yo. Mag-share ka pa? Naalala ko kasi sinabi ni Kuya Oling, yung habang may buhay, di ba, may pag-asa. Kasi naisip ko, kasi may ibang version, sinabi, ang pagtsatsaga ay nagpapatunay ng pag-asa, na may pag-asa. Naisip ko kasi yung mga nagpapakamatay na hindi nila kilala yung kapangyarihan ng Diyos, tapos sumusuko na agad. So, nagpapasalamat ako dahil, alam mo yun, kasi siguro kung hindi ko nakilala ang Diyos, ganun na rin siguro ako mag-isip. Totoo yun. No, yung susuko agad. Minsan na yung problema ko, maliit lang, pero parang malaki-laki na para sa akin. Amen. Totoo yun. May tanong ko ako. Diba, halimbawa, kumilala ang ano? Huwag na kumilala. Huwag nag-suicide po ba? Kasalanan. Oo. So, di ka mapunta ng langit? Di ka mapunta ng langit? Oo. Tama yun. Tama yun, Pastor. Huwag
suicide ng tao. Naalala. Meron ba? Meron ba? Wala naman, B. Baka sa ibang church. Baka sa ibang church. Ano yan yun? Yung nagpakamatay daw nakapatiran. Kasi, hindi mo na, ano pa ang nagpakamatay? Ay, hindi na sa spirito. Tayo po, tayo, for those who accept Jesus Christ, alam mo sa inyo, unang-una, we say from our flesh, right? Then the Spirit of Christ, those na nagpapaktis, matapaktisan, yun yung isa sa actions at isang namamaraan na ang Spirit na yun yung pagsitin. Yan po. Ngayon, if we, that the Spirit depart from you, tulad na nangyari kay Samuel, and Samuel, outsitting sa Saul, the time na nahiwala na ang pagpapaspis ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos na wala na sa kanya. Ano ang pumapasok kay Samuel? O kay King Samuel? Puro, di ba? Puro, hindi na. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makano. Ando na yung anxiety, ando na yung ano. Kasi bakit? Wala na yung Espiritu ng Panginoon. Diyos na rin kapakamatay, wala na siya Espiritu. Nag-depart ng Espiritu ng Panginoon. Sa yung nangyayari, kay Judas. Bakit? Unang-una, hindi siya humingi, si Judas, mapapansin niyo, hindi siya humingi na kapatawaran, hindi niya kinilala ang Panginoon Jesus. Brano, nagtawag niya lang sa Panginoon Jesus kung nagsama sila, Rabbi at Master. Ang Rabbi lang. Tapos, nung siya sinakulit niya yung 30 silver, di ba ang sinabi niya, I sin to the innocent man, innocent person, but hindi niya sinabi, kasala ko sa Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Lahat ng apostol tinawag siya, Diyos, maliban kay Judas. He never, hindi niya nirecognize ang Panginoon sa Diyos. Kaya ang espiritu ni Judas na wala. Yung that time yung nag-dip na siya ng ano, yung pumasok na yung espiritu, wala na. Yung pag-dip niya no, yung pag-dip ng pagkain, yung tinapay ko sa ano, yung pag-depart ng espiritu ng Panginoon. Kaya nagpakamatay siya, wala na siya, ando na yung anxiety, ando na yung ano. Kaya po, yung mga nagpapakano kayo ay wala po talaga yung kuha-katagutan mo. Kahit hanapin nyo po sa ano, nasa Matthew chapter 25 to 26, ando ang tawag niya, Rabbi. Rabbi, diba? Dahil pagdating ng 27, ang tawag naman niya ay sin to the innocent. Hindi niya tinawag na Panginoon. Pero kung ikaw, tinawag mo, kung ikaw, ay pinanggap, di ba sabi nyo sa Romans chapter 10, you confess that Jesus is Lord. And you believe that they are Lord, di ba? And you are saved. Sa John, 1 John chapter 1 verse 9. Di ba? Yun po ang ano. Kaya mapapansin ko natin na dapat ang Espiritu ng Diyos na sa buhay. Huwag tayong papayag. Kung araw, kung ano, wala kang isa. No? Kasi mapipil mo eh. Unang-una, manalangin ka. Parang lang, yung salita mo lang, hindi mo siya napitin. Kabahan ka na. Kasi, servant ka eh. Servant ka. Servant ka ng Lord. Hindi ka na slave of Christ. Na yes or no ka lang. Yes and amen ka lang. Servant of Lord ka. The Spirit of the Lord is upon you. Di ba sabi sa Luke? Sabi ng Panginoon, Spirit of the Lord is upon me. Because he was anointed. Pag-ibigis ka na, nag-deserve ka na, dapat yung Espiritu ng Diyos nasa sa'yo. So, sige, karalan natin.
dumipart ng espiritu ng Panginoon sa iyo. Kasi, ibig sabihin, may mga pag-aibagan yun. Hindi mo na kinilala ang Panginoon. As a Diyos, ang Panginoon na pagpagpagpagpas. Kaya naman, tinataas mo na yung sarili mo. Hindi, binaba, hindi mo na, hindi ka na niya serve. Kumbaga, nililipak mo yung sarili mo, hindi na ang Panginoon. Kaya, yun po, yun ang pangyayari po. Dalawa ang pangyayari. So, siya ka po na ng langit po, in short. Ha? Siya ka po na ng langit. Ay, hindi talaga. Kung ano yun, nasa isipin mo ang kasagutan niya. Nasa isipin. Sige, pwede mo, diba sabi, ano lang naman pag tumanggap. Halimbawa, ito naman, pangatlo, sa pangalawang senaryo, tumanggap yung tao. At talagang dumating yung problema. Tapos, umabot nga sa ganun, na suicidal. Ano po, ano, kaya ano? Pagkapatay ka na, hindi ka naman makakahigit ang tao. Wala kasi humingi ka ng tawad pag ay nagsig ka. At nag-commit ka na, paano ka magkuha na nangyay pa ng tawad? O kahit inaccept mo na siya before, yung present naman, eh, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Ano nag-commit ko sa pag-iwag ito? Pag-iwag mahirap sa kayo ngayon, doon ay take. Ah, yung kay ano, labor mo. Mag-commit sila sa pag term sa ating pagkakalam, walang kapatawaran eh. Sa impyerno ka. Pag-uusapan natin in natural term. Kasi pinatay mo sarili mo eh. Eh, galing yan sa Panginoon. Walang sino man. Kahit sa sampung utos. Kahit bawal pumatay. Kahit nga doktor, hindi sila gumagawa ng sarili na matay ng pasyente. Pero dapat kailangan na meron tayong ano, meron tayong critical evidence. Pero ganun pa man, sa atin, wala nang dadating sa ganun. Bubugbugin pa kita kung nakahiga ka doon. Ano ginawa ito? Di ba madalas kaya,
meron lang depression. Ito pa, gano'n. Yes. Yun nga yung sinasabi ni Pastor Joseph. Pag talaga wala ka sa, wala na ang espiritu ng Panginoon, eh, mati-depress ka talaga. Wala ka na talaga. Pero, hindi pa rin, yun nga, kailangan alam natin yung stand natin, saan siya pupunta. Hindi natin alam. Paano kung ano, yun nga, kung pinag-uusapan yung natural, ano, walang kapatawaran. Kamusta naman ako? Eh, pero baka hindi natin alam, merong sinasabi ang Bible. Baka hindi natin alam. Nalabas ba yan? Dami, diba? Ito, isa lang alam ko, may trabaho tayong dapat gawin para hindi makarating doon ng mga tao sa depression na yun. We all have a responsibility for, hindi lamang sa ka-church member natin, pero yung sa kapitbahay natin, may responsibilidad tayo sa bawat isa na hindi na sila dumating sa ganung punto. Saka, ganun pa man, kahit na rin, huwag na sa atin, huwag na dumating sa ganun. Huwag ka pupunta doon, ha? Hindi ka namin kaya magbitin. Yung muscles mo. Wala, huwag talunan-talunan ka naman yung pagdanan doon. Wala, grabe. Kasi,